today we're going to the Grand Palace. So from our hotel, we took a Grab papunta sa Grand Palace. And then guys, pala pag nag-Grab, hindi available yung Grab wallet kasi kailangan daw naka-SIM card ka ng Bangkok SIM card bago ka pwedeng magbayad through Grab wallet. So we're going to pay ng cash. So, nasa Grand Palace tayo guys, ngayon. So, it's the Grand Palace guys. $120 ngayon guys, and in fairness, buti na lang hindi siya mainit. And on a September, at hindi siya umuulan. Walking distance from the Grand Palace. Pero I think mga 10 minutes ata eh. Check natin. $200 per person. Reclining Buddha. Ang haba. So guys, nandito tayo ngayon sa Wat Pho. So, nilakad lang namin from Grand Palace
coming here sa Wat Po. So it will take you around siguro mga 5 to 10 minutes walk lang. On our way dito sa Wat Po, may lumapit nga sa amin na isang tuk-tuk driver. Sinasabi niya na sarado daw yung Wat Po at mga 4 PM pa daw mag-open. So baka daw gusto namin na mag-tour sa Smiling Buddha. Ang dami niyang sinabi, bago daw kami bumalik dito sa Wat Po ng 4 PM. So, sabi namin, sige, we'll just check na lang. Tapos naalala ko yung mga nabasa ko sa vlogs or sa mga comments sa vlogs. Kasi sabi nila na may mga lalapit daw ng mga tuk-tuk driver na sasabihin nila na sarada yung Wat Po. And totoo nga, nangyari nga sa amin yun. Hindi ko ina-expect na mangyayari sa amin yun. Pero yun nga. So, ibig sabihin, talagang medyo madaming mga tuk-tuk drivers na nagsasabi na sarado yung Wat Po. Guys, pag may lumapit din sa inyo, if ever mag-tour kayo dito, huwag niyong paniwalaan agad. Kasi yung Wat Po, on our way here, nabasa namin na yung Wat Po, it's open daily daw talaga. So, hindi siya nag-close.